Hey guys, welcome back again to my channel, and for today's vlog we're gonna make sweet and spicy cajun lobster. First, we need bay leaves. Mga apat siguro, or tatlo, okay na. And then, yung lemon, i-cubes nyo lang siyang ganyan, or isa-slice nyo lang siyang ganyan. Next is our ginger, and then, peppercorn. And then, i-wrap nyo lang yung tela ng ganyan. But if you want na diretso nyo siyang ilagay sa tubig, no problem. Kasi ayoko lang naman kasing ilagay siya mismo kasi mahihirapan akong kunin mamaya. And next is our garlic, sweet paprika, and then salt and pepper. Inartihan ko lang. And then next yung ating cajun seasoning. Importante siya. And then tomato paste. And then next is our butter. Kailangan talaga natin ng lobsters. Actually, it was my first time na i-cook itong lobster na to. And excited ako kasi gusto ko siyang yung pagluto ko, yung favorite recipe ko talaga para ma-enjoy ko naman yung lobster. So, eto na nga guys. Etong apat na to. Actually, it was cheaper that time. So, eto na yung ating spices. And when it comes to a boil, ilagay mo na yung lobsters. Maximum 5 minutes lang yung ating lobster para hindi siya ma-overcook. And then, i-wait nyo siyang ganito yung itsura niya. So, ibig sabihin nun, ready na siya. And much better if no more than 5 minutes kasi para siyang mag-shrink yung laman niya is mag-shrink sa loob ng shell. So, keep it like that. And after, let's say, 3 to 5 minutes, kunin mo na. And then, strain. Then, after that, maglagay ka ng butter sa pan. And then, i-wait mo lang siya ng konti na mag-melt. And then, after that, maglagay ka ng konting oil. And then, yung garlic natin, isusunod mo na siya. And then, after that, let it be golden brown. Tapos, ilagay mo na yung spices. If you want, pepper yung mauna, paprika yung mauna. It depends on your choice. So, ang sa akin is yung pepper inuna ko. And then, cajun. And then, sweet paprika. And then, salt. And then, isi-stir mo lang siya. Lahat dapat kasi equally blend. Tapos, yung tomato paste. And then, kung naalala nyo, yung pinagkuluan natin ng lobster, dun din tayo kukuha ng ating lobster stock. Para naman manamnam, malinamnam. Tiyos. So, yun na nga guys. And then, bring it to a boil na maging ganito siya. Yung parang super red na yung kulay ng sauce mo. Kasi, ibig sabihin nun, luto na yung sauce mo. And then, iput mo na or ilagay mo na yung lobsters. Tapos, yung sabi nga nila, mas okay daw if biniyak ko yung gitna. Kasi, papasok yung sauce mo sa loob. Pero, hindi ko na nagawa kasi nagmamadali ako. So, finished product na. So, tikiman time na. And it's my first time, guys, to taste lobster as in authentic lobster. Because when I was young, hindi yung ganitong lobster yung natikman ko. Yung
Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero parang lobster siya. And sabi nung nagtitinda lobster yun, but it was flat. So binili na lang namin, tapos kinain. Kasi sabi nga, lobster, pero hindi namin alam if original yun. So, ito yung original na lobster. And para ma-distinguish ko yung yun, tapos ngayon. Let's go. Okay. Ari na lang. Ito na lang pala kasi Tagalog time. May nagre-request kasi na dapat it should be Tagalog because they kind of understand. But the problem, guys, is yung dila ko, aray ko, naka-auto language lang for Ilonggo. Kaya yun, mahirap lang. Mahirap lang siya. Well, what I am saying here is that may allergies ako sa lahat ng mga crustaceans. Sumasakit yung chan ko or it's either lalabas yung mga rashes after 2 to 3 days. Pero may tendency talaga na sumasakit yung chan ko at hindi ako makahinga if makakain ako ng crustaceans. Yun lang yung sinasabi ko dito. And nag-desensitize na ako. So, hindi na siya sobrang severe nung effect ng allergies ko. Na-lobat din po tayo. Ang lahat ng mga dysfunctions nangyari po sa video na to. So, yung sinasabi ko naman dito, guys. Pero namin siya, guarantee, masarap siya. Promise. Super masarap siya. Yung the thing, lobster are very expensive kind of seafood. So, dapat medyo alagaan mo yung pagluto tsaka yung recipe na dapat bonggisius na, diba? Bagay ito sa mga pasosyal, mga shalang party, guys. So, inshallah, I mean, sanang makagawa din kayo ng ganito. Basta ako, satisfied ako sa luto ko. Tsaka, sure ako masarap. And I guarantee you guys, na super hit to. Lulutuin mo. Nga lang. Mahihirapan kayo pumili or makakita ng lobster. Actually, maliit nga yung kinuha ko or binili ko kasi medyo mahal lang konti. Dito ata, parang etong apat na to, cheaper na siya kasi doon kami bumili sa may bagsakan na. So, it's like 40 reals, 4 pieces na. Kasi sa bagsakan na kami bumili. But in the market or in the supermarket, it's more on 100 plus or let's say 170 per kilo. So, 1 kilo, tatlo. Yung isa parang hadiya na or gift na. So, medyo mahal siya. How much more kung sa Philippines din. So, I enjoy the food, right? And I hope you enjoy your video also. Oops. Okay. I can't help, guys.